Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. You're with Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po dito sa ating palatutunan ng Issue 101 araw ngayon na Lunes at 12 ng Disyembre taong 2022. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Senior Simo. Kasama po si Paring Butyok. Paring Butyok, pasok! Ay mga ka-SU, ito na naman kami, siyang aking kumparing si Paring Senior Simon. Para naman magpalakay sa mga unang mga pangunahing mainit mga talakayan. Topic natin ngayon, pasok! Yes, topic natin ngayon, Paring Butyok. Nako! Ang founder ng The Kingdom of Jesus Christ na si Appointed Son, Pastor Apollo Quiboloy, pinatawa ng parusa ng pamahalang Estados Unidos! Pag-aralan natin mga ka-esyo kung ano itong pinataw sa kanya at bakit! Tanong natin mga ka-esyo sa mga nanonood sa atin dito sa YouTube at sa ating Facebook, makatarungan ba ang ginawa ng bansang Amerika kay Pastor Quiboloy? At ilalagay natin ang ating sarili sa kanya mga ka-esyo na isa ding mamamayang Pilipino na mayroong pinamamay-ari doon sa Amerika mga ka-esyo, at papatawan kayo ng mga ganitong mga parusa. At mga ka-esyo, second topic natin, nasabat na mga sibuyas ay hindi na pwede mapapakinabangan. Ako! Ito ang nangyari, Paring Butyok, pagkatapos hindi pumasa sa photosanitary analysis ang naturang mga produkto. Tama ba ang naging desisyon ng Department of Agriculture tungkol dito? Yan po ang ating pag-usapan dito sa ating palatuntunan ng Issue 101. Kaya kung bago pa lang po kayo dito sa ating YouTube at sa ating Facebook, mga ka-issue, huwag pong kalimutan na i-like po ang video na to at i-click nyo po ang subscribe at ang notification bell na sana all upang kayo po ay mapapalahanan kung sakasakaling mayroon tayong live stream, mayroon tayong mga video ang i-upload. At sa ating Facebook fanpage naman na Senior Simon Issue 101, huwag po ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like, at ang ating ding Twitter na at Senior Simon 101 mga ka-issue. Kaya at mga ka-isyo, umpisahan na po natin ang ating pag-uusapan dito sa palatuntunang Issue 101! Senior Simo! Senior Simo! Once again, welcome po dito sa ating palatuntunang Issue 101 araw ngayon na Lunes at 12 ng Disyembre taong 2022. And bago po natin tatalakayin ang ating usapin mga ka-isyo, dito muna tayo sa malagang paalaala para sa lahat na ng mamamayan mga ka-isyo. Dahil ang Commission on Election ay binuksan na po ang voter registration. Parang nabubulag tayo. Voter registration, paalaala po sa lahat ng ating mga mamamayan na hindi pa na nakapag-rehistro o mga dalawang eleksyon na hindi nakaboto mga ka-isyo. Ito na ang inyong pagkakataon na muling buhay ng inyong mga namatay na registration. No? Ngayon ay unang araw, December 12, ng voter registration mga ka-isyo. At ito po ay magtatapos sa Enero 31. Kaya't huwag nang magpapahuli mga ka-isyo.
At magpa-rehistro na sa Commission on Election. Ang kanilang oras ay 8 to 5, 8 a.m. to 5 p.m. mga ka-issue, Lunes hanggang Sabado. Now, napakaganda nito dahil mayroong opisina o bukas ang registration sa COMELEC sa Sabado. No? Kabilang na ang holidays sa opisina ng election officer o satellite registration sites mga ka-issue. So mga ka-issue, huwag pong magpahuli o huwag pong iintayin or antayin mga ka-issue na sa katapusan na ng araw ng registration kayo magparehistro. So sa COMELEC po ito, bukas na po ang voter registration mulang sa araw na ito hanggang sa January 31 mga ka-issue. 8 to 5, Monday to Saturday, wala pong Sunday mga ka-issue. At bukas din sila tuwing mga holidays mga ka-issue. So, maganda po ito, lalo na sa bakasyong ito mga ka-issue sa Kapaskuhan. Now, galing dito sa Sunstar, Cebu, para po sa mga magpaparehistro mga ka-issue, ito lang po ang hahanapin ng COMELEC. Ayon sa ulat na to galing sa Super Balita sa Cebu mga ka-issue, valid ID lang ang kinakailangan para ma-rehistro sa COMELEC. Once again, wag pong kalimutan o wag pong hintayin na hanggang sa huling araw o araw kayo magparehistro mga ka-issue. So ayon sa ulat na to, handa na ang Commission on Election dito sa Cebu sa pagtanggap ng mga gustong magparehistro mga ka-issue para sa darating na October 30, 2023. Para ito sa barangay election mga ka-issue. 13 days to go pala mga paring butyok before Christmas, no? Ay, napakaganda. 13 days to go na lang para sa Pasko. Iupo ka muna dyan, paring butyok. So, October 30 na election. So handa na, bukas na para sa mga magparehistro dito sa Cebu. Kailangan nyo lang dalhin ang valid ID. Ayon kay Attorney Lionel Marco Castellano, Acting Regional Director ng COMELEC para sa Central Visayas, sabi niya mga ka-issue na dumating na daw ang mga supplies galing sa Central Office COMELEC para gagamitin sa registration. So ayon sa kanya, natapos na ang training ng lahat ng election officers para sa pagtanggap ng mga pangangailangan o concern ng mga botante at mga bagong botante. So may kaugnayan dito mga ka-issue, na aalahanan ni Castellano yung mga kabataan na mga new registrants na mag-fill up na ng downloadable application forms mula sa comelec.gov.ph. Ayan. Para sa mga kabataan at sa mga gustong magparehistro, mga bagong registrants, no, mag-download na kayo ng application forms mula sa kanilang website na www.comelec.gov.ph at fill upan nyo na bago kayo pumunta doon sa kanilang mga opisina. Para hindi daw kayo mabagalan o matagalan mga ka-issue, lalo na sa unang araw sa pagbukas ng registration. Issue 101. So, paalaala lang po niya yan para po sa ating lahat mga ka-issue, lalo na sa mga gustong magparehistro bilang mga bagong botante ng bansa mga ka-issue. Para po ito sa susunod na eleksyon, sa barangay eleksyon sa next year, October 2023 mga ka-issue. Issue 101. Kaya putahan na po natin ang ating unang topic para sa episode na ito. Ito mga ka-issue. Now, kung natatandaan po ninyo, maging sa kasalukuyan, no, mayroon pong mga nagbebenta ng mga sibuyas na umabot hanggang 300 piso bawat kilo mga ka-issue. So itong ulat na to, lumabas ito or inulat ito noong November 29 kung saan umabot hanggang
300 pesos per kilo, mga kaesyo, ang pulang sibuyas. Kaya't mayroon po tayong maraming nakikita o nababasa sa social media na reklamo na mga puna laban sa ating pamahalaan dahil umabot ng hanggang ganitong amount, no? Yung presyo ng sibuyas. At mayroong mga ilang mga tao, mga negosyante, na nag-take advantage naman sa sitwasyon natin sa kamahalan ng sibuyas dito sa ating bansa, mga kaesyo. Ha? Itong mga unscrupulous businessmen, no? Unscrupulous. Itong talagang gagamitin yung panahon na iti-take advantage ang presyo, mga kaesyo, at kahit na, no? Sila po ay mag iimpok, no? Itatago yung mga stock para ipapanatili yung kamahalan ng bilihin, mga kaesyo. Kaya nung isang araw, mga kaesyo, ito po ang lumabas na ulat, no? 100 metric tons of smuggled onions ang nadakip sa Maynila. Ito, no, ito yung noong December 4. Ayon sa ulat na to, na mayroong umabot ng 100,000 kilogramo or 100 metric tons of misdeclared white onions ang nasabat sa Manila International Container Port, mga kaesyo, ayon sa Department of Agriculture, mga kaesyo. Ha? So misdeclared na ito. So in other words, smuggled items. Dahil inideklara daw itong bilang nga tinapay, nako, at pastries. Ayon kay ayon sa Department of Agriculture, during the probe, the team found out that the shipment containing sacks of yellow onions was misdeclared as bread or pastries. The discrepancy in the import documents of said shipments presupposes that it did not undergo any food safety regulations. So ito kasi basta gulay, mga ini-import na mga pagkain, lalo na at misdeclared, lalo na itong katulad nito, mga kaesyo, yung mga gulay, yung mga spices. Nalam naman po natin na mayroon ding kinakailangan na food safety or protection para hindi ito malanta or hindi ito masira, mga kaesyo. So the smuggled produce threatens the local agriculture and fishery industry since cargoes may be carriers of transboundary diseases, mga kaesyo. So ito po ang sinasabi ko, no? Na mayroong kakaibang protection, mayroong kakaibang safety yung mga gulay, yung mga tanim, yung mga spices na ini-import, no? So ito, mga kaesyo, transboundary diseases, pag makapasok kasi ito dito sa ating bansa at makakapag transmit doon sa ibang mga gulay o doon sa ibang mga taniman, mga kaesyo, nako, maging magkaloko-loko na lahat, mga kaesyo. No? So, the cargo is valued at 30 million pesos. So, yan, mga kaesyo. So, nakasabat po sila ng mga ganitong kontrabando o ganitong smuggled items na ipinasok sa bansa na wala pong tamang dokumento, wala pong tamang permisyon, wala pong tamang safety para naman po maprotektahan ang iba na din nating mga produkto dito sa loob laban sa mga tinatawag nilang mga diseases sa mga tanim. If you know what I mean, mga kaesyo. Now,
isa namang nasabat ng ating mga otoridad, ito, 2 million pesos worth of smuggled onions sa tundo naman ito, mga kaesyo. Ha? Oh, sa tundo naman ito. Ah. Ano ang inulat? Customs authorities seized almost 2 million pesos worth of illegally imported white onions. Ito yung nangyaring raid, mga kaesyo, sa isang bodega sa Tondo, Manila. The Bureau of Customs said they found 1,147 bags of white onions inside the DNR building along Santo Cristo Street in Tondo last Friday. Nakaraang linggo ito, mga kaesyo, dahil ang ulat na to ay nilabas noong December 5. Mas nakaraan pang linggo, the other Friday pa. The reading team failed to find the building owner or building administrator but asked two barangay officials to receive the letter of authority issued by Customs Commissioner Yogi Filimon Ruiz. So mayroon talagang mga negosyante dito sa ating bansa, mga kaesyo, na sumakay sa sitwasyon, nagmahalan yung sibuyas, kaya sinakyan nilang yung sitwasyon para lulubo, lalaki ang kanilang ginansya. Para lalaki yung kanilang kita. No? Mag-aangkat sila, magsasmuggle sila ng ganitong mga produkto or kanila pong itatago yung produkto. Katulad dito sa i-hoard nila, mga kaesyo, katulad nung na-raid sa Tondo. Now, as the days go by, mga kaesyo, goes by, habang dumadaan yung mga araw, mga kaesyo, ang mga nasabat na smuggled, ang mga nahuli na smuggled, mga kaesyo, ay plinano ng pamahalaan na ito po ay ibebenta sa mga kadiwa. Alam naman po natin, mga kaesyo, na ang ating pamahalaan, through the effort of our President Ferdinand Bongbong Marcos, mga Bongbong Marcos Jr., mga kaesyo, na nagbubukas po siya ng mga tindahan na tinatawag po niyang kadiwa, kung saan dito po ibinenta na mas mura yung mga pangunahing bilihin, lalo na sa panahong ito na umabot na ng 8% ang inflation rate sa bansa. Malaki pong tulong ito sa lahat. No? Lahat ng mga Pilipino na makasave, makatipid po tayo sa ating mga gastusin, lalo na sa mga pangunahing bilihin. So plano ng pamahalaan, ito. The government plans to sell at discounted price the smuggled white onions at earlier seized, according to the Department of Agriculture. Ayon kay DA spokesperson, deputy spokesperson na si Rex Estuperes, ang nakumpiska daw na mga commodities na ito, mga kaesyo, na pumasok illegally sa bansa ay kailangan idaan sa phytosanitary test para malaman kung ito pa ay safe, ligtas ba ito para kainin ng tao. So proposal po nila, mga kaesyo, na ito po ay ibibenta sa mga kadiwa store. Pero by means of safety, no? Safety, mga kaesyo, ito. Anything that is not permitted will really be destroyed, but we said it has to go through the phytosanitary inspection first. Ayon kay Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, said, let's look again. Maybe if microbes are present, it will affect our industry and then the people's health. If not, then we will decide on the timeline, which should be next week or this week. That issue will be settled. Sabi niya, once it passed the said test, the DA is considering selling the seized onions at the Kadiwa stores, mga ka-isyo. So yan po ang plano, no, ng pamahalaan tungkol sa mga nasabat. Na mga sibuyas na yan, mga ka-isyo.
Up. Pinaglalaba ka ba ni Commander? Eh, ba't to nag take a moment? Up. Yan. Ba't ba to? Ba't ito nag sasalita? Ba't ba nagsasalita yan, paring Botyok? Ay, naku! Pumasok ang mga walang labot. Pinatahimik na muna, paring Botyok? Oh, pinatahimik ko na sila! Na ito mga kaesyo, nagaling ito sa DWIZ na ulat, kung saan tinutulan yung plano ng pamahalaan na ibenta na mas mura sa mga kadiwa stores, mga kaesyo, itong mga nasabat na mga sibuyas. Ang kanila pong rason kung bakit? Atin pong babasahin itong ulat na to. Tutol ang samahang industriya ng agrikultura o itong sinag. Remember the word, mga kaesyo. Remember the group, no? Samahang industriya ng agrikultura o sinag. So, tutol sila sa pagkonsidera ng Department of Agriculture or DA na ibenta ang mga nasabat na puslit na sibuyas. Ito ay sa oras na pumasa sa phytosanitary inspection ang mga kontrabando. Ayon kay Rosendo So, presidente ng SINAG, ipapaabot niya ang pagtutol sa Agriculture Department sa pamamagitan ng LIAM. Hindi kasi dapat idahilan ang papaparating na holiday season para magbenta ng mga smuggled na sibuyas dahil makakaapekto lang ito sa mga lokal na magsasaka ng sibuyas. Imbes na ibenta, mas makabuti ang niyang tutukan na lang ng DA at ng Bureau of Customs ang pagsawata sa agricultural smuggling at mahuli ang mga nasa likod nito. So ang rason nitong sinag, no, samahang industriya ng agrikultura sa Pilipinas, mga kaesyo, no, samahang industriya ng agrikultura ay wag ipabenta sa mga kadiwa stores itong mga nakumpiska na sibuyas. Ha, mga kaesyo, makinig kayo ng mabuti, mga kaesyo, ha? Manood at magbasa kayo ng mabuti. Ayon dito sa inilabas na ulat na sabi ni Rosendo So, na presidente ng SINAG, na dapat hindi ito ipabenta ang mga nasabat na sibuyas dahil lang sa rason na ito ay makakaapekto sa mga lokal na magsasaka ng sibuyas. Which is on that sense, mga kaesyo, tama po. Pero ang issue kasi dito, dahil nagtaasan yung presyo ng sibuyas at mayroong mga smuggled na pumasok at nasabat ng ating mga otoridad, hindi ba dapat natin mapapakinabangan yan? Mr. Rosendo So, presidente ng SINAG? Mali-mali kasi ang rason mo kung bakit ayaw or tutol kayo na ibenta yung produktong yan sa mga kadiwa stores. Mali-mali kasi ang inyong rason. Ayaw nyo lang na ito po ay mapapakinabangan ng mga kababayan natin na naghihikahos dahil sa kamahalan ng mga sibuyas na to. Mayroon pang isang senador, yan ba si Cynthia Villar ba yung nagsabi na hindi daw siya mabuhay kung walang sibuyas? Alam mo, yan ba ang sinabi ni senadora? Parang siya ang nagsabi tungkol dyan, paring Botyok, na hindi daw siya mabubuhay kung walang sibuyas. Nakakayak naman. Now, mga kaesyo, ha? So, bago ito yung plano ng ating pamahalaan, smuggled white onions to undergo phytosanitary inspection para sa kadiwa. So, bago po ito, mga kaesyo, ipadala o ipapaabot
doon sa mga Kadiwa stores, mga ka-esyo, ito po ay papadaanin sa phytosanitary inspection para malaman kung hindi na po or mapapakinabangan pa ba itong mga produktong to. Oh. Dahil para naman po maiwasan yung paglaganap ng sakit. Oh. Na makakapikto po na sa ibang mga tanim o sa ibang mga produkto, mga kaesyo. Ah. So dadaan. Oh, ito po ay iniulat noong December 6. Ah, last week, mga kaesyo. Unfortunately, ito po ang naging resulta. Mga kaesyo. Or ito po, pagkatapos ng dalawang araw, ito po ang naging laman na ng plano ng Department of Agriculture. By the way, namumuno sa kasalukuyan ngayon, mga kaesyo, sa Department of Agriculture, walang iba kundi ang ating Pangulo. Si Pangulong Bongbong Marcos. DA drops plan to sell smuggled onions. Bakit? Isang ranking official ng Department of Agriculture noong Miyerkules, nakaraang linggo, mga kaesyo, ang nagsabi na ang plano na ito po ay ibenta sa mga Kadiwa centers, mga kaesyo, ay hindi na po, binasura na po ang planong yan, ha? Dahil tinutulan ito ng samhang industriya ng agrikultura. Ayon kay Rex Estupires, Sinag Deputy Spokesman, na ang mga kumpiskado daw, ilang mga kumpiskado daw na na sibuyas ay nag-umpisa na daw itong nasira, mga kaesyo. Sabi niya, they will not pass the phytosanitary analysis, so we should not expect white onions to be available at the Kadiwa centers. Now ako, mga kaesyo, I gave them the benefit of the doubt. Ito po ang talagang ang nangyari doon sa plano na hindi na ituloy na ibenta ito sa mga Kadiwa center dahil hindi ayon sa spokesperson ng Sinag na ilan ay nasira na yung mga onions, yung mga sibuyas. Sana po ito'y tama. At totoo, mga kaesyo. Dahil dito, mga kaesyo, basahin natin itong ulat galing sa Enquirer.net. Smuggled white onions deemed unsafe, won't be sold by via Kadiwa. Grabe talaga. Ang dami pa sana nito, mga kaesyo, na pwede po nating mapapakinabangan, lalo na sa ating mga kapatid diyan sa Maynila, sa NCR. Ayon dito, mga kaesyo, the Department of Agriculture has decided not to sell. So talagang dinesisyonan na po ito ng Department of Agriculture na hindi na po tuluyang ibenta itong mga nasabat na mga onions, mga sibuyas, mga kaesyo, sa mga Kadiwa center. Dahil nakitaan daw ito na hindi na safe. Hindi na po ito ligtas para kainin, mga kaesyo, o lutuin. The Bureau of Plant Industry or BPI continues to inspect the impounded goods, but the results of 1,000 metric tons of white onions examined so far through phytosanitary analysis or the monitoring of crops for plant diseases have not been encouraging, mga kaisyo. Yan po ang sabi ng Deputy Spokesperson
ng Department of Agriculture na si Rex Estoperes. DA, hindi pala sasinag itong si Rex Estoperes. Firstly, some of the confiscated onions have deteriorated and this would affect the others. He also noted that sanitation was not observed in the storage areas where the onions were found, which makes them unsafe. The infestation is not safe also for our industry. We will not risk selling this to Kadiwa. That is not no longer an option. Ito mga kaisyo, this is very suspicious, no? This is a very suspicious. I don't know kung bakit hindi ito pinag-usapan. Nagmahalan yung presyo ng sibuyas, bawat kilo mga kaisyo. Tapos may nasabat. Tapos may nagreklamo na mga grupo itong sinag na hindi dapat ito ipabenta doon sa mga Kadiwa Center sa mas murang presyo dahil ayon sa kanila mga kaisyo, ito daw ay makakapikto doon sa mga magsasaka o nagtatanim ng sibuyas. So ayaw nila na ipabenta ito sa Kadiwa. Now, ito namang isa namang sa kanilang rason o lumabas sa proposal ng DA na dapat daw ito po muna ay i-examine, no? Titestingin muna sa pamamagitan ng photosanitary. Upang matukoy kung ito ba ay ligtas pang gamitin o pakinabangan ng mga mamamayan, mga kaisyo. Sa lumabas na ulat niya ito, mga kaisyo, kailan ba to? Kahapon, na hindi na ligtas itong kainin, gagamitin, o lulutuin, mga kaisyo. Ayon sa Department of Agriculture. Now, ito naman. Ito na naman, mga kaisyo. Dahil ang mga sinag sa mahang industriya ng agrikultura ay nanawagan na mag-import tayo ng sibuyas, mga kaisyo, upang mapababa ang presyo nito. Galing sa mga nasabat na sibuyas, hindi na daw ligtas yung 1,000 metric ton. 1,000 metric ton ba yun? Ilan nga natin ulit? 1,000 metric ton na nasabat na sibuyas. 100,000 kilos or 1 metric ton na naunang nasabat na sibuyas, mga kaisyo, na hindi na daw ito pwedeng pakinabangan dahil hindi na daw ito ligtas na gamitin ng mga Pilipino dahil hindi ito or hindi daw maganda yung kinalalabasan sa pamamagitan ng photosanitary analysis, mga kaisyo. Pero nag-o-jok ang mga grupong to na nung una ay nanawagan na wag nang mag-import, ay wag nang ipabenta sa mga Kadiwa yung mga nasabat na sibuyas dahil ito daw ay makakapikto sa mga magsasaka ng sibuyas. Pero ngayon, nanawagan sila sa ating pamahalaan na mag-import tayo upang mapababa ang presyo ng sibuyas. Naloloko ako, bayot! No? Ako po ay nalilito sa inyo. Agriculture Group sa mahang industriya ng agrikultura o SINAG has urged the government to buy onions from abroad to help stabilize the supply in the market and curb
curb continuous increase in the price of the vegetables. According to Bernadette Reyes' report, sa 24 oras noong Biyernes, mga ka-issue, ang grupo ay nag-suggest na mag-import ng 2,500 metric tons of red onions and 3,500 metric tons of white onions. Sabi ng presidenteng si Rosinduso na tumutol na ayaw ipabenta ang mga sibuyas sa mga kadiwa center, mga ka-isyo, dahil maka-apekto daw ito sa mga magsasaka ng sibuyas. Mag-import tayo. We hope na kung may pasok yan, eh maibenta ng 80 pesos yung puting sibuyas at makakatulong yun doon sa pula, at least bababa ng 50 to 140 pesos, mga ka-isyo. Sa Kadiwa Market, ang sibuyas ay mabibili ng 170 pesos per kilo. Sa Metro Manila daw, ang pulang sibuyas ay 280 pesos per kilo. Kumusta na kayo dyan sa Manila? Mga nanonood sa atin ng taga NCR. Kasi sa mga probinsya, mga ka-isyo, no? Mas mababa ang presyo ng mga gulay. Mas mababa ang presyo ng mga sibuyas. Tatanungin ko nga mamaya yung asawa ko. Paring Butchok, tatanungin niya. Ano ba to? Tatanungin ko mamaya paring ano ba to? Paring Butchok. mga ka-isyo. So nagpaplano, no? Hinihikayat po nila ang pamahalaan na mag-import. Tinutulan nila yung mga nasabat na ipabenta sa kadiwa dahil makapikto daw sa mga magsasaka ng sibuyas. Tapos, sinangayunan ito ng kasi yung sa isang rason nila, magkakapikto. Tapos may dagdag na ulat na ito daw ay posibleng may sakit yung mga produkto na iyon, mga ka-isyo. Tapos sinuggest or sinabi ng Department of Agriculture na dapat dumaan sa photo phytosanitary analysis para malaman kung safe ba na gagamitin yung mga sibuyas na yon, mga ka-isyo. Tapos nakitaan na ilan sa mga ito ay mga nasira na at nabubulok at kailangan ng lahat ay ibasura na, mga ka-isyo. Ay nako, talaga no, may makikita po natin talaga dito kung ano po yung klase, no, ng mayroon ang bansang ito, mga ka-isyo. No? Na yung mga mapapakinabangan pa natin ay talagang, no, tututulan talaga ng iba para lang lalago yung mga ibang negosyante naman, no? Na kahit nagkadahirap yung ibang mga kababayan natin dahil sa presyo ng katulad nito ng sibuyas, mga ka-isyo, ang problema, may ilang mga, dahil may grupo sila na kanila pong palaging pinoprotektahan, pinagtatanggol din ang kanilang negosyo, ang kanilang kabuhayan, in which, no, we understand about that. But sa panahon ngayon, kung mayroon tayong mga pamamaraan na ang iba nating mga kababayan naman po ay maibsan
yung kahirapang dinadanas nila, kayong mga nandyan, kayong mga magsasaka, huwag nyo namang pipigilan yung pwedeng mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Yan kasi ang problema dito sa atin mga kaesyo. Na palagi po nating tinitingnan ang kung ano ang ating advantage doon sa iba nating mga kababayan na mas aangat pa tayo kaysa kanila. Mas advantageous pa tayo kaysa kanila. We understand na mga magsasaka ay nagkadahirap. We understand na dapat kikita din sila. Pero pag mayroong kasing ganitong mga panahon na nagmahalan yung presyo, dapat magtulungan po tayo. Isang tabi muna natin kung ano ang ating mga vested interest. Isang tabi muna natin ang mga vested interest natin mga kaesyo. Dapat magtulungan sana tayo. So, ito, iwan natin kung talagang ang lahat ba na nakumpiska, lahat bang na nasabat ay tuluyan ng sirain lahat. Wala pang ulat po tayong nababasa tungkol dyan, mga kaesyo. Sana may ilan, no, kahit man lang kaunti makikinabangan yan ng ating mga mamamayan, mga kaesyo. Yung ibang ang mga ano, todo puna sa pamalaan dahil ayaw nila ng Marcos government, mga kaesyo, ay doon na po pumupunta sa mga kadiwa, mga kaesyo. Yung mga mayayabang na akala nila sila po ay mga alta sosyedad, doon sa mga kadiwa sila bumibili. Kahit naman yung mga mayayaman, ilang mayayaman, mga kaesyo, ilang mga kababayan natin na may kaya sa buhay, doon sila sa kadiwa bumibili na. Hay nako, sa bansang ito. Issue 101. Second topic tayo, mga kaesyo. Dahil lumabas noong isang araw, US Treasury freezes Kibuloy assets. Ayon sa ulat na to, mga kaesyo, ito po ay kahapon. Lawyers for televangelist Apollo Kibuloy denounced the U.S. Department of Treasury for punishing him even before his trial on sex trafficking charges has started. Sabi ng abogado ni Pastor Kibuloy, mga kaesyo, they've already convicted him. He's never been heard. His human rights have been trampled on. Ang kanyang abogado na nasa U.S. ay si Michael J. Green. Sabi pa dito, mga kaesyo, that's not the American way. He added, it is hard for me to believe this is coming from United States. Dahil nung Biyernes, Sabado araw dito sa Pilipinas, mga kaesyo, ang Treasury's Office of Foreign Assets Control, o itong OFAC. Blocked all transactions of Kibuloy. Hinaharangan ang lahat na mga transaksyon ni Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang Kingdom of Jesus Christ religious sect at ang lahat ng mga ari-arian nito na nasa Amerika, mga kaesyo, effectively freezing their assets. So ito po yung kautusan na inilabas ng US Department of Treasury at kung bakit nagpalabas sila ng ganitong kautusan, mga kaesyo. Galing mismo sa US Department of the Treasury website. By the way, mga kaesyo, ha, ang lahat po ng resources ng ating pong ginagamit dito, mga kaesyo, ay nandyan po sa description box para po sa mga replay. Sa mga live streamers natin ngayon, mga kaesyo, hindi po natin po inilagay dyan ang mga links ng ating mga resources, pero para po sa mga replays, nandyan po sa baba, nasa description box sa ating YouTube.
No, wala po sa Facebook. Nasa ating YouTube. So, kung nanonood po kayo sa Facebook, mga ka-isyo, via replay, puntahan nyo po ang ating YouTube channel para doon ninyo mahagilap ang mga links doon sa mga ginamit po natin dito na mga resources. So, ito po ang inilabas ng US Department of the Treasury, mga ka-isyo. Treasury sanctions. Ito po ay noong Biyernes araw sa Amerika, Sabado dito sa atin, mga ka-isyo. Treasury sanctions over 40 individuals and entities across 9 countries connected to corruption and human rights abuse. So dito tayo, mga ka-isyo, sa bahagi. Dito muna tayo, basahin muna natin to. Today, the US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control or OFAC, in recognition of International Anti-Corruption Day and Human Rights Day, is sanctioning a diverse array of over 40 individuals and entities that are, take note ha, konektado daw sa corruption o human rights abuses, mga ka-isyo, sa 6 na bansa. Over the course of 2022, Treasury took numerous actions to promote accountability for human rights abusers and corrupt actors across the world, including sanctions on dozens of individuals and entities, including Western Balkans, Belarus, Liberia, Guatemala, Russian Federation, Burma, and Iran. Treasury utilized various tools and authorities, including EO or Executive 13818. Usapan natin to mamaya, mga ka-isyo. Which builds upon and implements the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. So dito tayo, mga ka-isyo, corrupt actors and human rights abusers both rely on deficiencies in the international financial system to perpetrate their activities. Dito tayo, mga ka-isyo. Basahin natin. Ano ba 'yon? Basahin natin yung bahagi, mga ka-isyo, na kung saan hinatulan o pinatawan ng parusa itong si Pastor Apollo Kibaloy sa pamagitan po nitong inilabas ng US Department of the Treasury. Mayroon silang sa Iran, mayroong sa Mali. Dito, serious human rights abuse sa Pilipinas daw. In the Philippines, mga ka-isyo, ha? Take note, serious human rights abuse in the Philippines. Sabi dito ng US Department of the Treasury, Apollo Carrion Kibuloy engaged in serious human rights abuse, including a pattern of systemic and pervasive rape of girls as young as 11 years old, as well as other physical abuse. In 1985 daw, Kibuloy founded. In 2021, a federal indictment, meaning sinampahan siya ng kaso, allege, take note of the word, allege, Kibuloy was involved in sex trafficking pastorals. Young women with the KOJC, or itong Kingdom of Jesus Christ, selected to work as personal assistants for Kibuloy. Pastorals were directed to have night duty, which required them to have sexual intercourse with Kibuloy on determined schedule. Kibuloy kept pastorals in various countries, including the Philippines. Exploited his role down within the KOJC to rape his victims and subject them to other physical abuse. So on and so forth, mga kaisyo. So, ang binasi kung saan naglabas itong US Department of the Treasury is serious human rights abuse down sa Pilipinas. In other words, dito sa Pilipinas, ginagawa itong mga human rights abuses ni Pastor Apollo Kibuloy. Ano pa? Yan lang. Kibuloy is designated pursuant to EO 13818 for being a foreign person.
Oh, who is responsible for or complicit? Ano ba tong EO3818 mga ka-isyo? As noted, Kiboloy was indicted. Take note, indictment pa lang ito mga ka-isyo. Hindi po ito trial. Wala pa po siyang trial. Hindi, para po sa mga nanonood sa atin, I will give you or inform you no, na hindi po ako kasapi ng KJAOC o itong Kingdom of Jesus Christ. Hindi po ako kasapi, no? At yung mga doktrina nga ni Pastor Apollo Kiboloy, lalo na sa kanyang pag-recognize sa kanyang sarili na appointed son of God, hindi po ako sang-ayon doon, no? In other words, hindi po ako sang-ayon talaga sa mga doktrina ni Pastor Apollo Kiboloy. But since Pastor Apollo Kiboloy is a prominent person, especially in the fight against CPP, NPA, NDF by the programs na kanya pong inilabas sa kanyang television o sa kanyang network na SMNI mga ka-isyo, I am in favor and will defend sa karapatan nitong si Pastor Apollo Kiboloy. Again, no? Sasabihin ko po ito sa inyo. Hindi po ako sang-ayon kay Pastor Apollo Kiboloy sa kanyang mga doktrina, lalo na sa kanyang pagkilala sa kanyang sarili na appointed son of God. Ha? Pero dahil si Apollo Kiboloy, si Pastor Kiboloy mga ka-isyo, ay anong tawag dito? Ay firm no? Sa kanyang pakikipaglaban para sa ating bayan mga ka-isyo, laban dito sa CPP, NPA, NDF na siyang sumisira sa ating sambayanan mga ka-isyo, lalo na sa ating mga kabataan, I will protect, I will defend the rights, karapatan nitong si Pastor Apollo Kiboloy, lalo na no, na nagpalabas itong Amerika freeze order sa kanyang mga ari-arian mga ka-isyo, hinaharangan yung mga transaksyon na ito po ay isang paglapastangan sa karapatang pantao. Ito po ay isang no, galing mismo sa tinitingala sa buong mundo bilang democracy, the beacon daw of democracy. Ay baka bacon? Pagkain bacon? Di paring butyok. Beacon daw of democracy. Ito ang kinikilala. Ito nga ang ginagamit no bilang model of democracy mga ka-isyo itong bansang Amerika. Pero ganito po ang kanilang treatment sa mga dayuhan mga ka-isyo. Indicted pa lang si Pastor Apollo Kiboloy mga ka-isyo, pero ang kanilang pamahalaan ay nagpalabas ng ganito mga akusasyon na hindi pa napapatunayan sa kanilang hukuman mga ka-isyo. Ito po yung inindict sa kanya. Galing sa federal justice.gov ng United States Attorney's Office ng California. New indictment against leaders of Philippine-based church. Allege, ano? Allege pa lang mga kaisyo, sex trafficking. Wala pa ito sa hukuman. Wala pa ito sa korte. Nasa sa pagsampa, sinampahan pa lang siya mga kaisyo. Wala pa siyang trial, I do believe, no? Kung mayroon man, hindi pa siya na-convicted. Yangang si Maria Ressa, kumbiktado yan sa cyber libel dito sa ating bansa. Anong ginagawa ng mga taga-Amerika? Anong ginagawa ng Amerika?
tatanggol pa yung gagang niya? Yang Maria Ressa na yan, propagator of lies? Of fake news? Oh. Ito nga, indicted pa lang mga ka-isyo. Oh. Ang Department of Justice, noong inilabas yung indictment na yan, anong sabi ng Department of Justice dito sa ating bansa? Review. Bakit? Oh. Is taking a second look at the rape case filed against Pastor Apollo Kibuloy? Oh. Justice Secretary Minardo Guevara said the rape case against Kibuloy was dismissed. Oh, sabi ng Department of Justice natin, no sex trafficking charges have been filed or pending in the Philippines against Kibuloy. Oh, a complaint for rape however was filed against him last year in Davao City, but the same was dismissed. Oh. Nakaraang taon pa to mga kaisyo, 2021 pa to. Anong depensa? Ah. Kampo ni Pastor Kibuloy. Nonsense. Oh, ito po ang kanyang abogado mga kaisyo. Ito galing ito sa Crapler mismo. Ah, sabi niya, the head of the legal team, by the way this was published in December last year. Ah. Sabi ng kanyang abogado mga kaisyo, all a bunch of nonsense. Walang kwenta. Oh. Dito, saan ba 'yon? Ito dang nagbintang sa kanya na si ang pangalan ay si saan ba 'yon? Bandari o itong si Saan ba yung kabuong pangalan nito? Including Shishir Bandari, isang Nepalese. Ito daw ay dating nagtatrabaho as operations manager ng Davao City's based airline company na Apollo Air. Oh. According to former members, Bandari was a trusted worker of Kibuloy and he also once headed Kingdom of Jesus Christ Information Technology Department. He's married to lawyer Lady Jade Canada, is scion of one of the oldest families in the KOJC. Dagdag dito? Green said Kibuloy and Bandari had a falling out after the KOJC moved to audit Apollo Air and the KOJC-owned Jose Maria College Foundation Incorporated where the Nepalese wife worked. Ito mga kaisyo! Sila po ang mga tao na nagreklamo laban kay Pastor Apollo Kibuloy pagkatapos na nagbanta si Pastor Apollo Kibuloy na i-audit itong si Bandari. Ito yung Magnitsky Human Rights Accountability Act mga kaisyo. Dito nakalagay yung RA or bahagi nito mga kaisyo or pag-implement nito sa batas na ito mga kaisyo na Magnitsky Act. So, malapit na kasi tayong naubusan ng oras. So, under dito mga kaisyo, ito yung EO13818. Basahin nyo na lang, ang link nasa description box. Blocking the property of persons involved in serious human rights abuse or corruption. Sa may kaugnayan dito, ang DOJ ay nagpalabas ng statement na i-verify nila ang information tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi dito na the Department of Justice needs to discuss the details of the sanctions of the US government against. This is recent mga kaisyo. Ngayon lang to inilabas, no? Naulat. Against religious sect leader Apollo Kibuloy over alleged human rights abuses including sex trafficking. So ayon kay Mico Clibano, spokesman ng DOJ, the agency acknowledges the sanction issued by the US Treasury Department against Kibuloy and 39 other individuals and entities across 9 countries over alleged involvement in corruption and human rights abuses.
Dito, the Department of Justice in the Philippines acknowledges that the U.S. Treasury Department issued the sanctions on their Human Rights Day and International Corruption Day. We would like to express our unity in their cause in the protection of human rights and in the eradication of corrupt practices. However, makinig kayo, the DOJ has yet to discuss the ins and outs of the sanction on Mr. Kibuloy. It is simply too premature for us to speak on the issue. Allow us to gather verified information and seek U.S. legal experts' advice. Then we can act accordingly. Now, in line dito mga kaesyo, as what I've mentioned earlier, na itong si Pastor Apollo Kibuloy through his network SMNI ay talagang firm na nakikipaglaban po sa CPP, NPA, NDF, in which sila po ang naglalahad sa atin sa mga connection nitong mga makakaliwang grupo, nitong mga ilang mga party list groups na nasa Kongreso mga kaesyo, sa katotohanan, kung ano ang katotohanan nito bilang front organization ng CPP, NPA, NDF mga kaesyo. Kaya't, of course, no, dahil sila po ang palaging tinitira ng SMNI in connection with CPP, NPA, NDF, ito, isang mambabatas ang nagsasalita tungkol dyan mga kaesyo. Walang iba kundi si representative or congresswoman, Franz Castro mga kaesyo. Sabi dito sa ulat na to, called the sanctions imposed by the U.S. Department of the Treasury's Office or itong OFAC na good development daw mga kaesyo. Adding that it should prompt a local probe on the pastor. Nako. Sabi niya, this is a good development and we hope that this would serve as a signal to local authority to also look into the illegal activities of Pastor Kibuloy here. Wala dapat sacred cow dito. Act teachers. Itong si Congressman Castro mga kaesyo. She added that the franchise of Sunshine Media Network or International or itong SMNI mga kaesyo should also be proved as it serves as a mouthpiece for Kibuloy who was indicted for US trafficking in the US. Indicted pa lang. Nasaan ba kayong mga makakaliwa dyan sa Kongreso? Palagi niyong sinisigaw, human rights, human rights. E paano naman yung human rights ni Pastor Kibuloy? Paano naman yung human rights niya? Indicted pa nga. Para nyo nang sinitinsyahan siya na guilty. Isa pa to mga kaesyo, nanawagan ng pagsasara o ipasara ang SMNI. Itong mga tong grupo to? PUP, College of Communication Students. Sabi dito, no? Sa kanilang inilabas na resolution number 008, kinilala nila ang Sunshine Media Network International or itong SMNI as an illegitimate media outlet and categorizing it as red tagging and disinformation machinery daw of Marcos II and Duterte administration. Nako, napaka! Gago! Ninyo! Sabi ni dating Yusek Badoy, Kibuloy was a price to pay for fighting Reds. Mga kaesyo, sabi niya, I'm not surprised by it at all. It's the price that you pay. We're all ready to pay that price just to end this 54-year scourge of the Communist Party of the Philippines, the terrorists. Now, tatandaan po, sana, lalo na nitong mga makakaliwang grupo, lalo na itong bacon, parang bacon na pagkain ng democracy daw.
na dapat hindi pa nahatulan ang isang tao, siya po pa ay innocent until proven guilty. Nga? And you have to prove it of his guilt beyond reasonable doubt. Oh, sa US Department of Justice. Oh, after the prosecutor studies the information, investigators and the information they gather from talking with the individuals involved, the prosecutor decides whether to present the case to the grand jury. When a person is indicted, they are given formal notice that it is believed that they committed a crime. The indictment contains the basic information that informs the person of the charges against them. Ha? Indicted ka pa lang, mga ka-isyo. Hindi ka pa guilty. Hindi ka pa nasentensyahan. Hindi katulad ni Maria Ressa na ubod ng kasinungalingan sa pamagitan ng kanyang mga pinagsasabi. Ha? Nawala namang basihan, o kung may basihan man, ha? Misinformed naman, tinitwist niya, nila yung pinagbabasihan nila, mga ka-isyo. Oh. Ito, United States, what at authority, dahil ang FBI nagpalabas ng wanted, di ba? Oh. On foreign soil, FBI special agents generally do not have authority to make arrests except in certain cases where the consent of the host country. Congress has granted the FBI extraterritorial jurisdiction. In the U.S., FBI special agents may make arrests for any federal offense committed in their presence or when they have reasonable grounds to believe that a person to be arrested has committed or is committing a felony violation of U.S. laws. Ibig sabihin na dapat may prueba ka at napapatunayan mo at mapapatunayan mo na may talagang kasalanan yung tao. Ang kaso kasi dito ni Pastor Apollo Kibuloy, mga ka-isyo, indicted ka pa siya, sinampahan pa lang siya ng kaso at wala pa pong ang kanilang ebidensya, mga ka-isyo, ay hindi, wala pa pong mabigat na ebidensya laban sa kanya, pero ganito na po ang kanilang ginagawa sa kanyang karapatang pantao, mga ka-isyo. Thank you, United States of America, for your democracy. Look at how you are doing with your human rights. Hay nako, mga ka-isyo. Parang botyok. Ay, naku, 12 days, 10 hours, and 15 minutes to go na lang, mga ka-isyo. Bago ang Kapaskuhan. At mas Merry Christmas sa lahat. Sana'y matuwasay. Sana'y mapayapa. Sana'y magmumura. Anong magmumura, parang botyok? Ay, magmumura yung presyo. Kasi peso lang yung tinatanggap ko dito. Please naman po, mag-subscribe kayo sa YouTube ni paring Sinya Simon at sa kanyang Facebook. Para naman po, lumago ito at magkapiran ako. Once again, mga guys, 13 more days to go before Christmas. Issue 101. Tatapusin na natin ito, paring Botyok. Mauna ka na. Ikaw na pala ang mauna. Sige, magbabay ka na. Mga kaisyo, maraming salamat sa inyong pagtutunganga, panonood dito sa Senior Issue 101 pala. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Paring Butyog ninyo. Mamamaala muna hanggang sa sunod na episode. At ito po si Senior Simon. Mamamaalam sa inyong lahat. Hanggang sa muli, mas lamang ang may alam.
Take care, God bless you all, and all praises belongs to our Lord Jesus Christ. Paalam! At yan ang Issue 101. Ang ilin natin sa mga kinauukunan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.